Pilipinas, ngayon po ay Webes, Agosto 6, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagaspa sa anumang panig ng Pilipinas. Ako po si Cristal Fisalbon at ito ang Agila, Pilipinas sa ulo ng mga balita. 10 sa 11 Pilipino seafarers na nawala matapos ang pagsabog sa Beirut, Lebanon, nasa ligtas ng kalagayan. Gobyerno handang tulungan ng mga OFW sa Lebanon na gustong umuwi sa bansa. Halos 800 Pinoy na pawang mula sa United Arab Emirates nakauwi na sa bansa. Department of Interior and Local Government hinimok ang mga local government unit na gumawa na ng recovery plan para sa COVID-19. At no face shield, no ride policy ipatutupad ng DOTR sa public transportation simula August 15. Sa detalye ng ating mga balita, 10 sa 11 Pilipino seafarers na naiulat na nawala matapos ang pangyayaring pagsabog sa Beirut, Lebanon ang nahanap na at nasa ligtas ng kalagayan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa pangalaga ngayon ng kanilang employer ang 10 Pinoy na nagtamo ng minor injuries. Kinukupkup sila ngayon ng management ng shipping company na Abu Mer Cruzi at Ain El Mrashi. Ang nasabing kumpanya, ang operator ng Orient Queen Cruises. Sa report ng DFA, isang Pilipino seafarers na lamang ang pinaghahanap. Iniulat naman ng DFA na lahat ng embassy personnel sa Beirut ay nasa ligtas na kalagayan at walang sinumang nasaktan. Hindi rin napinsala ang gusali ng Philippine Embassy roon. Nasa 135 katao ang nasawi at nasa 5,000 katao ang nasugatan sa nangyaring pagsabog batay sa tala ng Red Cross. Una rito, kinumpirma ng DFA na 2 Pilipino ang nasawi sa pagsabog. Malacañang handang tulungan ang mga Pinoy na gustong umuwi ng Pilipinas matapos ang malaking pagsabog sa Lebanon. Si Vic Sumintak sa detalye. Hinihikayat ng pamahalaan ng mga overseas Filipino workers, mga OFWs na nasa Lebanon na umuwi na sa Pilipinas matapos maganap ang malaking pagsabog sa Port of Beirut. Ang pahayag ay ginawa ng Malacañang matapos makatanggap ng ulat na 2 Pinoy ang namatay at 6 na iba pa ang sugatan dahil sa magkasunod na pagsabog na bumulabog sa Port of Beirut sa bansang Lebanon. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, bukas ang gobyerno para sa mga OFWs na gustong makauwi ng bansa. Sinabi ni Roque, mayroon ng standing order ng Department of Foreign Affairs o DFA ukol sa repatriation ng mga OFWs. Naganap ang pagsabog sa Beirut kaugnay ng inaasahang ibababang hatol sa Biyernes sa mga nasa likod ng pagpatay kay dating Lebanese Premier Rafik Hariri sa pamagitan ng isang truck bomb attack noong 2005. 4 na miyembro ng Hezbollah movement ang nilitis sa korte ng The Netherlands kaugnay ng Hariri murder case. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Mayroong halos 800 pang Pinoy ang dumating sa bansa kahapon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, 500 Pinoy na pawang mula sa United Arab Emirates ang dumating lula ng 2 flights na lumapag sa NAIA at Clark. Mayroon ding 113 stranded na mga Pinoy sa Thailand ang dumating sa bansa kahapon. Habang 160 pang overseas Filipinos ang umuwi din sa bansa mula naman sa Japan. Lahat ng umuwing Pinoy ay isinailalim sa swab test at idiniretso sa mga quarantine facilities. Papayagan sila umuwi sa sandaling lumabas ang negatibong resulta ng kanilang test. Samantala, isang empleyado ng Embahada ng Pilipinas sa Bahrain ang nagpositibo sa COVID-19. Dahil dito, pansamantalang isinara muna ang embahada simula ngayong araw, August 6, 2020. Ayon sa abiso ng embahada, sasailalim sa disinfection ang pasilidad. Ang mga tauhan nito ay sasailalim sa 14 na araw na self-quarantine. Ang mga mayroong kumpirmadong appointments para sa passport renewal at iba pang consular services ay makakatanggap ng tawag sa telepono o email para sa kanilang bagong schedule. Karagdagang 49 na Filipino overseas ang naka-recover sa COVID-19. Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs.
Ayon sa DFA, ang mga bagong nakarecover ay mula sa Asia and the Pacific, Europe, Middle East at Africa. Ang kabuang bilang ng recoveries ng mga Pilipino ay abroad ay umabot na sa 5,730. Gayunman, sinabi ng DFA na 20 pa ang nadagdag sa bilang ng COVID-19 cases sa hanay ng overseas Filipinos na umaabot na ngayon sa 9,627. 2 naman ang naitalang nasawi sa Middle East. Kaya umaabot na ngayon sa 695 ang bilang ng mga overseas Filipinos na namatay dahil sa virus. Ang Middle East at Africa ang nakapagdala ng pinakamaraming bilang ng overseas Filipino deaths dahil sa COVID-19 na umaabot sa 419. Kasunod ng Amerika na may 119 deaths at Europe na may 95. Ang Asia-Pacific region ay nakapagdala naman ng 6 na nasawi dahil sa COVID-19. Ngayong araw, August 6, mayroong karagdagan na mahigit 2,700 na mga umuwing Pinoy ang nagnegatibo sa COVID-19. Base sa inilabas sa datos ng Sub-Task Group for the Repatriation of OFWs, nakapagtala ng karagdagang 2,710 na umuwing OFWs at non-OFWs ang nagnegatibo sa isinawang RT-PCR test. Karagdagan ito sa mahigit 11,400 na returning overseas Filipinos na nagnegatibo sa COVID-19 simula noong July 31 hanggang kahapon, August 5. Maaaring makita ang listahan ng mga dagdag na nagnegatibong Pinoy at ang master list naman ng mga nagnegatibong umuwing Pinoy ay maaaring ma-access sa official website at pages ng DOTR at PCG. Ang mga nasa listahan ay maaaring nang makipag-ugnayan sa PCG o OWA personnel sa kanilang quarantine facility para maiproseso ang kanilang pag-uwi sa mga lalawigan. Umakyat na sa 115,980 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng 3,462 na bagong kaso ng virus infection. Mayorya na mga bagong kaso ay mula pa rin sa National Capital Region na umabot sa 2,434 new cases. Sinundan ng Laguna na may 105 new cases, Rizal na may 101 new cases, Cavite na may 73 new cases at Cebu na may 62 new cases. May 222 namang naiulat na bagong gumaling sa COVID-19. Dahil dito, aabot na ngayon sa 66,270 ang kabuang bilang ng nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May siyam naman ang naitalang karagdagang nasawi dahil sa virus. Ayon sa DOH, sa siyam na nasawi, 8 ay namatay noong Hulyo at 1 noong Hunyo. Sa ngayon, umakyat na sa 2,123 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. May 75 naman na inalis ang DOH mula sa kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa kanilang na-report, kasunod ng kanilang nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan. Lagpas 7,300 na ang bilang ng nagpositibo sa Quezon City. Sa datos ng Quezon City Health Department, umabot na sa 7,355 ang bilang na mga kumpirmadong kaso ng nakakahawang sakit sa lungsod hanggang alas 8 Miyerkules ng umaga, August 5. Sa nasabing bilang, 7,280 ang DOH confirmed cases na may kumpletong address. 7,254 naman ang kaso na nabalidate na ng QCECO at District Health Offices. Samantala, nasa 2,250 naman ang itinuturing na aktibong kaso ng pandemya. 4,695 naman ang total recoveries si COVID-19 sa lungsod, habang 309 ang nasawi. Batay pa sa datos, nasa 6,311 ang suspected COVID-19 cases na kabilang sa isinagawang contact tracing. Magsasagawa ng assessment ang Philippine National Police sa hanay ng kanilang mga doktor at nurses. Sa harap ito ng pagdaing ng ilang doktor dahil sa patuloy na pagdami ng tinamaan ng COVID-19 sa PNP. Layo nito na alamin ang mga hinaing at pangangailangan nila sa patuloy na pagtupad ng kanilang trabaho. Ang detalya sa report ni Mar Gabriel. Gaya ng mga health workers sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa, dumadaing na rin ang ilang doktor at nurse sa hanay ng Philippine National Police. Sa kabila kasi ng kakaunting bilang nila, patuloy naman ang pagdami ng PNP personnel na tinatamaan ng COVID-19 na kailangan nilang asikasuhin sa mga quarantine facility ng PNP. Pero di tulad ng mga karaniwang health workers, hindi sila pwedeng humingi ng time out.
Ngayong isinailalim kasi sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, mas lalo nilang kailangang magtrabaho. Dahil dito, magsasagawa ang PNP ng reassessment sa kanilang mga doktor at nurses upang alamin ang kanilang mga hinaing. A reassessment is needed para magkaroon siguro kami ng heart-to-heart talk, no, with the health service kung ano ba talaga. Because under our, I mean, we are trained to pursue our duties primarily. Pero yung pag-iisip mo sa sarili mo, dapat secondary na lang yun, no? Ang dapat una mong iniisip is yung duty. No, so honestly, kami sa armed forces or armed component ng gobyerno, overextended talaga kami because it is expected on the kind of job that we do. Sa tala ng PNP Health Service, umakyat na sa 2,314 ang nagpositibo sa COVID-19 sa PNP. At ngayong binuhay ulit ang mga quarantine checkpoints sa mga lugar na isinailalim sa MECQ. Inaasahan na madadagdagan pa ang mga pulis na tatamaan ng sakit. Ikinukonsidera pa ng Pangulo ang paggamit sa mga police medical frontliner para sumuporta sa mga napapagod na health workers. At si Presidente aware that maraming, di ba sa pronouncement niya, alam niya na marami ring nurses na pumasok sa PNP. And since the start of the pandemic, we have already actually warned already our personnel who have medical-related courses. No? Pero siyempre, before they get deployed, depending kung saan sila i-deploy, then they have to get a reorientation kahit na crash course lang. No? Kasi remember, they have been policemen since the time they entered the PNP. And some of them have not really practiced their profession. Sa mga nagpositibo sa PNP, 1,329 na ang nakarecover, habang 11 ang nasawi. Mayroon namang 2,235 na suspected person under investigation, habang 883 ang probable PUI. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, We Live in Interesting Times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, kinakailangan ng tao na magpakasipag upang umunlad ang pamumuhay. At dito kaagapay natin ang unlad sa pagbibigay nila ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Sa episode na ito ay tatalakayin natin at aalamin natin ang mga bagay tungkol sa poultry o manukan. Ituturo din namin sa inyo ang maaari ninyong pagkakakitaan dyan mismo sa inyong tahanan, ang manukan sa bako. Samahan niyo po kami sa isa sa pinakamalaking poultry dito sa Pilipinas, ang Maligaya Mega Poultry. Ako po si Robin Padilla at ito ang ulat, kaagapay sa hanap buhay. Dito lamang po sa Net 25. Ako naman po si Robert Senya. Abangan niyo po kami. Yes, dito po sa Himig ng Lahi. Ngayong linggo. Alas 8 ng gabi. Dito lang sa Net 25. Kung laging panaginip ko'y tanging ikaw, di ng totoo madalas mong mapagalimlanganan. Ang puso ko tapat sa pagsintang di mo.
Itinimok ng Department of Interior and Local Government ang mga local government units na magplano na para sa budgeting measures para sa recovery at rehabilitation efforts sa kani-kanilang nasasakupan. Ito ay kahit hindi pa natatapos ang epekto ng COVID-19 pandemic. Sa isang statement, sinabi ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya na bumuo na sila ng isang planning guide para matulungan ang mga lokal na opisyal na makabuo ng recovery efforts para sa kanilang lugar. Ilan sa mga lugar na nasa kategoryang low-risk area ay maaari nang makapagsimula ng kanilang recovery measures. Bunsod nito, naikipagtulungan na sila sa iba pang ahensya ng gobyerno na kasama sa Interagency Task Force o IATF. Magiging requirement na ang pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong sasakyan ayon sa Department of Transportation. Layo nitong mabawasan ang posibleng pagkahawa pa ng COVID-19 sa mga mananakay. Sir Erlo Bringas sa detalye. Simula sa Agosto 15, required ng gumamit ng face shield ang mga gumagamit ng pampublikong transportasyon, lalo na sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Ang nasabing kautusan ay base na din sa memorandum circular na nagsasabing kailangan ng ipatupad ng mga tagapanguna ng mga transportation sectors ang mandatory na pagsusuot ng face shield sa lahat ng pasahero. Layo nitong mabawasan pa ang pagkalat ng COVID-19 sa mga public transport facilities, matapos na ipahayag ng health authorities na ang paggamit ng face shields at face mask ay nakakabawa sa exposure sa respiratory droplets. Sa isang statement, nananawagan si DOTR Secretary Arthur Tugade na huwag sanang panghinayangan ng ating mga kababayan ang paggastos sa pagbili ng face shield. Ito'y para naman umano sa health and safety. Hiningi din ang kalihimang kooperasyon ng publiko. Ang nasabing direktiba ay para sa lahat ng pampublikong transportasyon sa bansa tulad ng tren, bus, jeepney, taxi, kasama rin ang mga nasa aviation, airports, railways, road at maritime sector. Nagpaalala rin ng ahensya sa publiko na ang face shield na dapat na gamitin ay ang natatakpan ng ilong at bibig. Meron anya kasing gumagamit ng visor, goggles at iba pang protective eyewear na kung saan mata lamang ang natatakpan at napoprotektahan. Samantala, patuloy na mananatili naman sa public transport facilities ang iba pang protocols para makaiwas sa COVID-19 tulad ng pagsusuot ng face mask, pagpapatupad ng social distancing, paghuhugas ng kamay at pagbabawas sa paggamit o pagsagot ng tawag sa mobile phone habang nasa loob ng public transportation. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, we live in interesting times. Mas mapapadali na ang pumimigay ng cash aid sa Paranaque City dahil na rin sa inulunsan na Bank on Wheels. Ang mobile van na may ATM machine ang siyang mamamahagi ng tulong pinansyal sa mga residente. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Para hindi na mahirapan ang mga residente sa pagkuha ng ayuda mula sa gobyerno, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Paranaque ang Bank on Wheels. Ang Bank on Wheels ay isang mobile van na mayroong ATM machine ay mag-iikot sa iba't ibang lugar sa lungsod para sa pamamahagi ng cash assistance sa mga residente. Sa pagtutulungan ng Paranaque City at Union Bank of the Philippines, maaari nang mag-withdraw ang mga benepisyaryo ng kanilang 5,000 pisong cash assistance mula sa lokal na pamahalaan sa Bank on Wheels. Ang beneficiary po nito initially ay 40,000. 40,000 siya na makakatanggap po ng 5,000 po ang bawat isang beneficiary. Yung mga beneficiary doon po sa ating guidelines, ito po yung mga pamilya na hindi po nakakatanggap doon sa ating SAP, sa Social Amelioration Program. Kasi hindi po sapat yung pong ating household na inallocate sa Paranaque, kaya nag-allocate po ang Paranaque para wala pong maiwanan. So lahat ng hindi po nakakuha doon sa Social Amelioration Program, bibigyan po ng ating pong lungsod ng 5,000 per household. At ang ginawa po ng ating city, hindi po yung face-to-face. Ngayon po, launching lang po ito. Nagbigay po ang city ng ating pong ng card in partnership mo sa Union Bank po ito. At yung pong card pong yun, parang debit card po yun, doon na lang po i-withdraw yung 5,000 sa lahat ng ATM all over the city of Paranaque. So wala po tayo face-to-face cash transaction sa lahat po ng beneficiary. Umaasa naman si Olivares na sa pamamagitan ng programang ito, makikita ng lahat ang benepisyo ng modernong teknolohiya, lalo na sa panahong ito ng pandemya.
Nabatid na para may magamit lang na pang-ayuda sa mga residente sa panahong ito ng pandemya, sinuspende na muna ng lokal na pamahalaan ng Paranaque ang konstruksyon ng Astrodome sa lungsod. Ang nasabing proyekto nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Sa datos ng Paranaque City LGU, may 2,707 confirmed COVID-19 cases sa lungsod. Sa bilang na ito ay 1,789 ang nakarecover na mula sa sakit. Mayroon namang 88 ang nasawi dahil sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madeline Villamoratilio, we live in interesting times. Magpapatupad na ng electronic billing ang Globe Telecom hanggang December 31 sa kanilang mga subscriber. Ayon sa Globe, ngayong nagbalik ang pag-iral ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila at ilang lalawigan, at habang may pandemic pa ng COVID-19, mas ligtas ang kanilang mga subscriber, maging ang mga messenger nila, kung magpapatupad na lamang ng electronic billing. Ayon sa Globe, lahat ng kanilang customer ay makakatanggap ng updated monthly billing statements sa pamamagitan ng digital channels. Sinabi ni Ayala na lahat ng Globe postpaid customers, kabilang ang business at enterprise clients, ay automatic na mag-shift sa paperless billing. Padadalhan sila ng text o email tungkol dito. Pagtugon din ito ayon sa Globe sa guidelines ng National Telecommunication Commission. Muñoz Market sa Quezon City, mahigpit na ipinatutupad ang schedule ng mga barangay sa pamimili. Si Eagle News correspondent June Alberto sa detalye. Muling nagpatupad ng oras ng pamimili ang ating mga kababayan sa Muñoz Market, maging sa mga kalapit na grocery stores, nang ibalik sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila. Binigyan ng schedule ang mga kalapit na barangay, maging ang ilang mga kababayan nating mula sa iba't ibang lugar. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay pinayagan lamang ay ang mga barangay Veterans Village, Bungad, Paltok at Katipunan. At sa oras naman ng alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ang mga barangay Bahay Toro, Del Monte, Apolonio, Samson. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado, nang alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay mga barangay Veterans Village, San Antonio, Ramon Magsaysay at Alicia. Ang alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ay ang Pilam, West Triangle, Pag-asa at Santo Cristo. Ang mga taga-ibang barangay na napadaan o taga-ibang lugar ay pinayagan lamang silang makapamili tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ayon kay June Pramo, na isa sa mga itinalagang opisyal ng barangay, ay mahigpit nilang pinatutupad ang oras ng pamimili, maging ang walang quarantine pass ay hindi maring makapasok sa loob. Subalit, kahit ilang beses silang nagpapalala sa mga minimum health protocol ng gobyerno, ay hindi pa rin nasusunod ang social distancing. Samantala, umiinda naman sa tumal ng benta ang mga tindera dahil kakaunti na lang ang pumapasok at nilimitahan ng barangay ang maring makapamalengke. Bagya namang tumaas ang ilang bilihin gaya ng karne ng baboy at ilang mga gulay. Para sa Eagle News, June Alberto, we live in interesting times. Ikalawang malasakit center pinasinayaan sa isang ospital sa Santa Maria, Bulacan. Si Eagles correspondent Nestle Santalian sa detalye. Pinasinayaan ng pamahalaang lalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Governor Daniel R. Fernando, katuwang ang pamahalaang bayan ng Santa Maria sa pangunguna naman ni Mayor Russell Plato, ang ikalawang malasakit center na matatagpuan sa Rogaciano M. Mercado Memorial Hospital. Pinasalamatan ng punong lalawigan ng Bulacan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Christopher Lawrence Bongo para sa suporta na patuloy na ipinagkakaloob sa lalawigan sa pamamagitan ng mga ganitong proyekto. Mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa ating mahal na Senador Lawrence Bongo, kami po ay lubos na nagpapasalamat. From the bottom of our heart, kami po ay lubos talagang nagpapasalamat sapagkat binigyan niyo po kami ng suporta sa pamamagitan po ng Malasakit Center.
Aniya, napapanahon ang paglulunsad ng Malasakit Center dahil layunin ito na mas marami pang Bulakenyo ang mabibigyan ng angkop na lunas sa kanilang karamdaman ng hindi na nangangamba pa sa kakulangan ng pambayad o pantustos dito. Samantala, dumalo din sa naturang inaugurasyon si Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo through online sa pamamagitan ng Zoom application kung saan binanggit niya na magpapatuloy pa ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Dagdag pa niya na ang Pangulo ay maglalaan ng replenishable amount of 5 million para sa mga bagong pinasinayaang malasakit centers. Layunin ito na ilapit sa mga Pilipino at mapabilis pa ang pagpapaabot ng mga serbisyong medikal mula sa gobyerno gaya ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR, Department of Social Welfare and Development Office or DSWD, Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth at Department of Health or DOH. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo na dahil para sa amin, ang servisyo po sa tao ay servisyo sa Diyos. Maraming salamat po. Para sa Eagle News, Nestle Santillan, we live in interesting times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. The biggest and widest talent competition in Philippine television continues with over 7 million pesos in cash prizes. Tagisan ng Galing Part 2. Three winners will be chosen in each category. Singing category, second runner-up will receive 500,000 pesos. First runner-up will receive 1 million pesos. And for the grand champion, 2 million pesos. Dance category, second runner-up will receive 500,000 pesos. First runner-up will receive 1 million pesos. And for the grand champion, 2 million pesos. Audition now! Send your 3-minute performance video to tagisanangaling@gmail.com. For inquiries, call Nikki at 0977-651-9504 or 8784-7450, local 1363. Shing at 0995-880-8004 or 8784-7450, local 1415. Don't forget to like and follow Tagisan ang Galing's Facebook fan page and subscribe to Tagisan ang Galing's YouTube channel for more announcements. Tagisan ang Galing Part 2 is presented by Eagle Broadcasting Corporation and Net25. I'm Gladys Reyes. Join me on the newest online show of EBC Films, Pelikwentuhan. Every Monday, catch it live on EBC Films' official YouTube channel and Facebook page. Don't forget to like, follow, and subscribe to our official social media accounts. See you! Red Tape Authority o ARTA na magbigay ng automatic approval sa aplikasyon ng common tower sa loob ng 7 araw. Ito ay batay na din sa panukala ng gobyerno na pagpapalakas ng telecommunication infrastructure sa bansa. Sa isang statement, sinabi ng ARTA Director General Jeremiah Beheka, nagpatibay na agad ang pagpapatupad ng Joint Memorandum Circular para mas mapabilis ang pagbibigay ng permit. Sakop nito ang mga nauna ng aplikasyon na hindi kaagad na aaprubahan sa loob ng 20 araw ay automatiko ng approved by operation of law. Bukod sa ARTA, katuwang nila rito ang Department of Information and Communication Technology o DICT. Case rate policy ng PhilHealth pinabubuwag dahil sa 2.25 billion pesos na nawawala sa ilalim ng nasasabing polisiya. Salain ng lahat ng opisyal ng PhilHealth pinapsusumiti ng kamera. Sa Erin Santos sa detalye.
Isinulong ni House Committee on Public Accounts Chairman Mike Defensor ang pagbuwag sa case rate policy ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa imbestigasyon ng komite ay sinabi ni Defensor na 7.5% ang fraud index o 2.25 billion pesos ang mawawala sa PhilHealth ngayong may COVID-19 dahil sa case rates policy na maaari pang madoble sa susunod na taon. Gitpa ni Defensor ang case rate policy ng PhilHealth ang naging ugat ng sabuatan ng ospital at mafia ng ahensya mula pa noong 2013. Kung titingnan po natin, yan pong top 10 medical case rates na nandyan po, nakalinya po dyan ang iba't ibang mga sakit at kung magkano po ang case rates. Pagpalagay po, ang community acquired pneumonia noong January 1 to 2018, 757,000 ang nagkaroon ng pneumonia. Wala pong problemang o pneumonia outbreak. And PhilHealth, ang PhilHealth po ay nagbayad ng 10 bilyong piso. Ang acute gastroenteritis po, 2 bilyon. Urinary tract infection, 2 bilyon. Sa dengue, 1 bilyon. Asthma, bronchial asthma, 1.1 bilyon. Hypertension stage 2, 1 bilyon. Yan pong mga sakit na yan ay nakapaloob sa isang case rate system. Katwiran naman ni PhilHealth President and CEO, retired Brigadier General Ricardo Morales na ang logic ng case rate package ay ipinapantayang singil sa mga mababa at lumalagpas ang gastos. Sinabi pa ni Morales na ang sobra sa package na dinagamit ng pasyente ay napupunta naman sa ospital at na-offset para sa kanilang no balance billing policy kung saan wala nang binabayaran ang mga indigent patients kahit sumobra sa kanilang package rate. Despite mga imperfections ng PhilHealth, last year ho ay nakapagbayad ang PhilHealth ng nakapagsilbi ang PhilHealth sa 14 million Pilipinos, mga 12% ho ng ating populasyon. Karamihan ho sa kanila mga indigents na nakapag-collecto ho ito dun sa mga kayang magbayad at ginastos ito dun sa mga hindi kayang magbayad. At dito ho sa pandemic, nakapagbigay ho ang PhilHealth through IRM doon sa mga much needed funds doon sa mga hospital para makapagbili sila ng mga PPE at makapaghanda ho sila para sa pagsara ng COVID-19. At sa mga dumarating na taon ho, kung tayo magtatagumpay, sa ilalim ho ng universal healthcare, mas marami ho at mas magaganda na health service ang ating mabibigay sa lalong maraming mga Pilipino at maangat ho natin ang kanilang kabuhayan. Samantala, pinasusumite ni Defensor ang sal-en ng lahat ng opisyal ng PhilHealth sa harap ng mga aligasyon ng korupsyon. Kumbaga po sa mafia, yung rikulo, nabuo nila sa isang policy under the case rate system na dito nagkaroon ng butas sa korupsyon, dito nagkaroon ng butas ng panluloko sa pondo. But I do not also agree, dapat nga ho yung sinasabi natin blended na paghahalo. There should be a ceiling. The fee-for-service, hindi naman po pwedeng bukas lang. Kailangan may ceiling sa gastos. Eh, nangyari nga po, I agree with you, Honorable Kimbo, kailangan po mabuo natin ng isang formula. And tingin ko, pagka nagawa po natin yan, everything else will follow, computerization and everything. Because even if we computerize, if the policy remains, parang pong kinumputerize natin ang corruption sa loob ng PhilHealth. Hiniling naman sa PhilHealth ni na Iloilo Representative Janet Garin at bagong henerasyon party list Representative Bernadette Herrera D ang listahan ng 771 na binigyan ng reimbursement mechanism kaugnay ng COVID-19. They have mastered the art of fraud. Hindi po totoo na case rates lamang ang problema. Case rates actually simplified the fraud. But prior to case rates, kabilat kaliwat kanan na po ang fraud na nangyayari. Unang-una po sa listahan ng mga miyembro. Pangalawa po sa mga remittances ng PhilHealth premium. Baka po pwede nating balikan kung ano ang mga nangyayari nung panahon na iyon. Dahil kung tinitingnan po, just for disclosure, Mr. Chair,
I became the chairman of the PhilHealth Board, I think in 2015, up to the early part of 2016. I'm not sure, but I think that was like 1 year and 4 months. At noong una nga pong pumasok sa PhilHealth, ang una po naming tinutukan ay baguhin ang case rates. A joint committee was organized because there were seemingly a lot of duplications between PhilHealth coverage and the free medicines being distributed by DOH. Okay, basta gusto ko nilang po sana mag-submit po ang ating PhilHealth dun sa mga hiningi natin. Sinabi ni Morales na mula sa 27 billion pesos ay nasa 14.9 billion pesos nang naipalabas na advance payment sa 771 healthcare institutions. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Hindi na nakapagbigay ng testimonya isang prime witness sa sinasabing anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sinabi ni Senator Ping Lacson, nagsabi ang nagbitiw na si Estrobal Laborte na dating head executive assistant ni PhilHealth President Ricardo Morales na parang may sumusunod sa kanya. Samantala, hindi kumbensido ang mga senador na walang alam si Morales sa mafia sa PhilHealth. Si Mean Corvera sa detalye. Umurong ang mahalagang testigo sana ng Senado kaugnay ng anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation. Tinukoy ni Senator Ping Lacson ang nagbitiw na si Estrobal Laborte na dating head executive assistant ni PhilHealth President Ricardo Morales. Sinabi ni Lacson na bago ang pagdinig kahapon, ilang beses silang nag-usap ni Laborte at nangakong isisiwalat ang mga nalalamang anomalya sa ahensya. Nagpadala na rin daw ng mga dokumento ukol sa kinukwestiyong transaksyon sa PhilHealth at nangako itong magsusumiti pa ng maraming dokumento. Wala siyang affidavit, nagbigay lang siya ng dokumento. Meron pa nga siyang pending na ibibigay mga dokumento, ewan ko kung ibibigay. Inaasahan itong testigo kahapon virtually gaya ng dalawa pang ibang testigo na sina PhilHealth Board Member Alejandro Cabading at dating PhilHealth Anti-Fraud Officer Attorney Torson Montesquiz. Nag-login pa raw ito sa WebEx o virtual hearing kahapon pero nakapagtatakang bigla itong nag-log out. Sabi ng senador, nakatanggap na lang siya ng abiso na hindi muna siya testigo dahil may nararamdaman itong sumusunod sa kanya. Ayon kay Lacson, maaring habang nakalag on sa Senate hearing, may nagpadala rito ng text message at pinagbantaan sa posibleng pagtestigo. Nabanggit sa akin, ayaw ko naman masabi ng mga upperclassmen ko, sir, na ako nag-i-squill. Sabi ko naman sa kanya, kung tama ay pinalaban mo, hindi squiller ang tawag yan. Advocacy yan. Na gusto mong itama yung mali. Nanghihinayang si Lacson dahil sa kanyang tansya, maraming nalalaman si Laborte kaya kukumbinsihin pa rin itong tumestigo. Maari raw itong piliting tumestigo sa Senado sa pamamagitan ng subpoena pero hindi pa ito opsyon sa kasalukuyan. Si Laborte ay miyembro ng Philippine Military Class Academy of 2001 na nagbitiw sa PhilHealth noong July. Ayon kay Lacson, handa naman silang magbigay ng security sa mga testigo para protektahan ang kanilang seguridad. Samantala, hindi kumbinsido ang mga senador na walang alam si Morales sa mafia sa PhilHealth. Imposible raw ayon kay Lacson na wala itong alam gayong mahigit isang taon na ito sa pwesto. Maari rin anyang ayaw nitong ilantad ang katotohanan o walang ginagawa para matigil ang korupsyon dahil posibleng membro na rin ito ng mafia. Umapila naman si Lacson sa Pangulo na hindi dapat puro trust and confidence ang pinagbabatayan ng Pangulo para protektahan ang mga tiwaling opisyal ng PhilHealth. Dalawa lang naman ang possibilities eh. Kapag wala kang ginawa, amidst itong lahat ng mga corruption issues, mga allegations, wala kang ginagawa. Either napakatanga mo kasi isang taong ka na mini-mislead, nami-mislead ka pa rin. Or co-opted ka na. Pag sinabi co-opted, mas masama yun. Ibig sabihin, kasama ka na dyan. Yun lang naman ang possibilities eh. Wala na ako makita ng third possibility. Ayon kay Senate President Vicente Soto, sapat na ang hawak nilang ebidensya para idiin sa kaso si Morales at iba pang miyembro ng mafia sa PhilHealth. Dismayado si Soto kay Morales dahil sa pagsisinungaling kahit malinaw na ang mga ebidensya sa COA report na may nangyayaring overpricing lalo na sa kanilang information technology project. Isusumitian niya nila ito sa Pangulo kasama ang draft ng kanilang committee report pagkatapos ng kanilang gagawing pagdinig sa Martes ng susunod na linggo. Ay, nakakapagtaka, nakakalungkot. Kasi
pumasok na siya doon para linisin eh. Pero wala pang na-fire, walang nakasuhan, ang mga kinasuhan at nakasuhan ng NBI ay pin-remote. Hindi matanggap ng mga kababayan natin yun. Ang ginamit nila kasi sinabi nung taga HR ba nila yun o si Attorney Del Rosario yata sinasabi na o yung isa yung iniexplika na doon daw sa Civil Service Commission na policy eh kahit na basta walang conviction or walang indictment, di ba? Complaint pa lang, eh hindi daw napipigilan ang pagpo-promote. Hindi katanggap-tanggap sa mga kababayan natin yun. May asunto eh. Para sa Eagle News, may Ann Corvera will live in interesting times. Department of Education sa Cebu City, bigo na makuha ang target enrollees para sa paparating na school year. Si Eagle News correspondent Jaylene Rosales sa detalye. Bigong makuha ng Department of Education sa Cebu City ang kanilang target enrollees ngayong school year 2020-2021. Ayon kay Cebu City Schools Division Superintendent Rhea Mar Angtud, sa tala ng kanyang tanggapan ay nakapagtala lamang sila ng 169,467 enrollees ngayong taon matapos na ito ay magsara noong July 31, 2020. Inaasahan ng kanilang tanggapan na tataas ng 2% sa bilang na 178,000 ang enrollees ngayong taon, subalit bumaba pa ito. Ngayong taon ay may direktiba ang national government na distance learning, ang bagong platform ng kagawaran para maprotektahan ng mga guro at mag-aaral na huwag mahawaan ng COVID-19. Virtual at printed modules ang gagamitin at available na ito sa mga learning resource portals at maaari na itong ma-download ng mga teachers. Kompleto na rin ang training at dry run para sa online platform. Para naman sa mga printed modules, sisikapin ng kagawaran na makumpleto ito bago pa mag-August 15. Ayon pa kay Division Superintendent Angtud, bago pa ang mga ganitong pamamaraan ng pagtuturo kaya asahan natin na hindi pa perpekto ang ganitong sistema, pero sisikapin ng kanilang tanggapan. Mula dito sa Cebu City, ako si Jaylene Rosales para sa Eagle News and we live in interesting times. Sumampa na sa mahigit 6,800 ang kaso ng COVID-19 sa Central Visayas. Ito ay makaraang makapagtala pa ng dagdag na 93 na bagong kaso ng sakit kahapon. Ayon sa DOH Central Visayas Center for Health Development, 6,876 na ang total confirmed cases ng COVID-19 sa rehiyon. Sa nasabing bilang, 5,507 na lang ang aktibong kaso. Umabot naman sa 918 ang bilang ng nasawi dahil sa COVID-19 sa Central Visayas. Habang nakapagtala ng dagdag na bilang ng recoveries na umaabot sa 298 dahilan para umabot na sa 10,451 ang bilang ng mga gumaling sa sakit. Malaking bilang ng kaso ng COVID-19 sa Central Visayas ay sa Cebu City na nakapagtala na ng 9,150 cases. Narito naman ang kaso ng COVID-19 sa iba pang mga lalawigan at lungsod sa rehiyon. Sa Cebu Province, 1,951. Talisay City, 790. Menglangnela, 415. Consolacion, 413. Mandaue City, 2,030. Lapu-Lapu City, 1,915. Negros Oriental, 109. Bohol, 102. Siquijor, 1. Dalawang bagong kaso pa ng COVID-19 ang naitala sa Baguio City. Sa inilabas na datos ng Baguio City Public Information Office, umabot na sa 146 ang total number ng confirmed cases sa Baguio. Sa nasabing bilang, 77 ang aktibong kaso, 66 ang gumaling at 3 ang pumanaw. Ang mga naitalang bagong kaso kahapon ay isang 15-year-old na babae mula sa Ingenieurs Hill at isang 65-years-old na lalaki mula sa Irisan. Mayroong 23 mga barangay sa Baguio ang nakasailalim sa lockdown para maiwasan ang paglaganapan ng sakit.
Samantala, nabawasan pa ang antas ng tubig ng Angat Nam at iba pang dam sa Luzon sa nakalipas na magdamag. Ayon sa PAGASA Hydrometeorology Division, ang antas ng tubig ng Angat Nam ay nasa 181.87 meters alas 6 ng umaga ng Webes, August 6. Mas mababa ito sa antas nito kahapon na 181.97 meters. Nabawasan din ang antas ng tubig ng Ipo Dam na nasa 99.05 meters. Mas mababa sa antas nito kahapon na 99.13 meters. Habang bahagya ding nabawasan ang antas ng tubig ng Lamesa Dam sa 78.59 meters. Mas mababa sa antas nito kahapon na 78.60 meters. Samantala, nadagdagan naman ang water level ng Pantabangan at Magat Dam. Habang nabawasan naman ang Ambuklaw, Binga, San Roque Dam at Caleraya Dams. Niyanig ng 4.1 magnitude na lindol ang Davao Occidental kaninang madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyari ang lindol alas 12:13 ng madaling araw. Natukoy ang epicenter ng lindol 368 kilometro sa timog silangan ng Sarangani. May lalim itong 254 na kilometro. Wala namang naitalang pinsala at lindol at wala pa rin inaasahang aftershocks. Patay ang 3 taong gulang na bata matapos tumalon sa isang creek sa Davao City. May detalye si Christera Joy Magpatok. Natagpo ang wala ng buhay ang isang 3 taong gulang na batang lalaki na naiulat na nawawala sa kasagsagan ng pagbaha noong Agosto 4 taong kasalukuyan bandang alas 5:30 ng hapon sa Barangay Ula, Tugbok District, Davao City. Sa isinagawang search and rescue operation ng mga otoridad, nakitang nakasabit sa isang lambat ang bangkay ng bata noong Agosto 5 ng umaga. Ayon sa pahayag ng hepe ng Tugbok Police na si Police Major Ricky Ubenza, naglalaro ito sa ulan kasama ang kanyang kapatid nang tumalon ito sa isang creek na may lalim na 5 talampakan na katabi lamang ng kanilang bahay at natangay ng rumaragas ang tubig papuntang ilog. Mula dito sa Davao City, para sa Eagle News, Kasarjay Magpatok, we live in interesting times. 15 resorts at isang hotel sa Makati City nanganganib na mapasara dahil sa umunoy iba't ibang mga paglabag. May detalye si Amy Gorgonio. 15 resorts at isang hotel na walang rehistro ay nahaharap sa posibleng pagsara mula sa LGU Makati City. Sinabi ng head ng Makati Tourism and Promotions Office na si Dashiel Indelibre Jr. na nagsilbi na sila ng mga abiso sa mga paglabag sa mga earring tourism-related establishments o TREs. Bukod sa 16 na hindi rehistradong TREs, tinawag din ng MTPO ang pansin ng ilang mga rehistradong resorts at hotel para sa mga menor de edad na paglabag sa minimum ng mga protocol sa kalusugan. Pinulong ng mga MTPO ang lahat ng mga nagmamay-ari ng mga resorts at hotel. Sa ilalim ng Department of Tourism Administrative Order Number 002 Series of 2020 o mga alituntunin sa operasyon ng mga hotel at iba pang mga accommodation. Ang pagkupulong ay dinaluhan ng City at Provincial Tourism Officials, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, PNP, Incident Management Team, kinatawan ng Chamber of Commerce at sa mga beach resorts sa lungsod ng Makati. Tinalakay din ang bagong panukala ng lungsod bilang 427 Series of 2020 o ang lungsod ng Makati Disiplina panahon sa Pandemya Ordinance. Samantala, tiniyak ni Konseyal Eric Rabat ang mga may-ari ng resort at hotel na tutulungan ng lungsod ng Makati LGU ang mga negosyo sa pagsunod sa mga protocol sa kalusugan upang hindi nila harapin ang posibleng pagsasara. Mula dito sa Davao Oriental, para sa Eagle News, Amy Gorgonio, we live in interesting times. Mahigit na 500 na mga baboy isinailalim sa kaling dahil sa African Swine Fever o ASF sa Magpet, North Cotabato. May detalye si Rune June Otero. Mas dumami pa ang bilang ng mga na-depopulate na mga alagang baboy sa pasok sa 500 meter radius mula sa ground zero dahil na rin sa epekto ng African Swine Fever o ASF sa Magpet, North Cotabato. Sinabi ni Department of Agriculture Regional Director Arlan Mangilen, mas hinihigpitan pa ngayon ng bawat local government unit o LGU ang kanilang boundary checkpoints upang makontamina ang pagkalat ng ASF sa kanilang lugar. Patuloy din ang kanilang pagkuha ng blood sample sa mga kalapit na lugar mula sa ASF-infected areas at isinilalim sa test upang malaman kung naapektuhan din ang ASF
ang kanilang mga baboy. Mas lumawak din aniya ang mga lugar na apektado ng virus dahil na sa huli nang malaman ng dumating ng mga resulta ng kinuhang blood sample. Sa ngayon, pinoproseso na ng Department of Agriculture Regional Office ang 5,000 cash assistance sa mga apektadong magbababoy sa bayan ng Magpet sa probinsya ng North Cotabato. Para sa Eagle News, Rooney Junotero, we live in interesting times. Nailigtas ng pulisya at ng pamahalang lokal ng Haji Mutamad, lalawigan ng Basilan ang agilang ikinulong ng isang residente sa nasabing lugar. May detalye si Ellie Dumabuk. Mismong si Police Captain Jerry Flores, hepe ng Haji Mutamad Municipal Police Station at Haji Mutamad Mayor Nerwin Mansul sa probinsya ng Basilan ang nagdala sa isang agila para personal na i-turnover ito sa tanggapan ng Provincial Environment and Natural Resources o PENRO sa Isabela City, Basilan. Tinanggap naman ni PENRO Chief Ginang Marieta Lajiman ang isang ori ng agila na nailigtas ng PNP at LGU Basilan mula sa pagkakakulong nito ng isang residente sa naturang lugar. Layunin ng PNP Basilan at ng pamahalang bayan ng Haji Mutamad na mapreserba ang wildlife and biodiversity sa buong isla. Nanawagan si Basilan PENRO Chief Marieta Lajiman sa lahat ng mga residente. Huwag basta-basta manghuli at magkulong ng mga ibon, lalo na sa mga agila na itinuturing na endangered species dahil magpapataw sila ng kaukulang kaso laban sa mga lumabag dito. Ellie Dumabo, we live in interesting times. Bagaman nagdulot ng kasiyahan sa social media ang video ng nananakbong O-Street sa loob ng isang subdivision sa Quezon City, ay nagpahayag ng pagkabahala dito ang Philippine Animal Welfare Society. May report si PB Publico. Kung sa tingin daw ng nakararami ay nakatutuwang bagay ang pagtakbo ng ostrich sa isang subdivision sa Quezon City, para sa Philippine Animal Welfare Society o POS, ito ay isang seryosong bagay. Maaari umanong confused, balisa at kabado ang mga ostrich, kaya nagtatakbo ang mga ito palabas ng kanilang hawla. Maaari rin umano itong magdulot ng pagka-aksidente sa mga ibon, lalo na kung ma-corner ang mga ito. At ang mga ordinary citizens na sumubok na hulihin ang ostrich ay maaari ring malagay sa panganib. Pwede silang mag-cause ng inflict lacerations dahil sa kanilang matutulis na mga kuko o magdulot ng pagkabali ng buto ng isang tao sa isang malakas na tadyak. Kapansin-pansin din na walang caretaker na humahabol dito para mahuli. Patunay umano ito na walang kakayahan ng owner na kontrolin ang mga hayop at hindi sila minomonitor. Kinokondena ng ahensya ang pag-aalaga ng isang wildlife katulad ng ostrich. Unethical umano ito kung hindi maibibigay ng may-ari ang pangangailangan ng mga hayop. Liban sa special diet, ang ostrich ay nangangailangan ng nasa 1,100 square meters na puwang at mataas na mga bakod upang maiwasan na makawala ang mga ito. Ang wildlife permit holder ay nire-require ng pamalagi ang wildlife veterinarian check sa mga alaga nitong hayop at hindi umano masasabi na nasa good health condition ang nasabing mga ostrich na makikita sa video. Marumi at may mga bahagi ng katawan ng mga ito na wala ng balahibo. Umaapela ngayon ang POS sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na maalisan ng permit ang wala namang kakayahang mag-alaga ng mga wildlife animals katulad ng may-ari ng ostrich. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico. We'll live in interesting times. Para sa iba pang balita, maglagon lang sa www.eaglenews.ph at subaybay sa aming social media platforms. At yan ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang Agila Pilipinas. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po si Cristel Pizalbon. We'll live in interesting times. Si Angeline Quinto, abangan ang part 2 ng Tagisan ng Galing dito lang sa Net 25.